Good day guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's episode, pag-uusapan natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Monstera Albo sa Monstera Thai Constellation. Today guys, naisipan kong gumawa ng content tungkol sa dalawa sa pinaka-rare na variety ng Monstera Deliciosa or ng Monstera plants. So, I have here first yung ating Monstera Albo Variegata. And ito naman katabi niya guys, ito yung Monstera Thai Constellation. Pagpindot lang. So, ayan. Ano-ano nga ba yung pinagkaiba at pagkakatulad ng Monstera Albo at ng Monstera Thai Constellation? Ang pinakauna nating titingnan guys para malaman natin kung Monstera Albo nga ba siya o Monstera Thai Constellation, syempre yung kanyang dahon. So, leaves. So, ano nga ba yung dahon ng Monstera Albo at ng Monstera Thai Constellation? So, uunahin ko guys yung aking Monstera Albo. Ang kulay ng kanyang dahon, posibleng green at posibleng ring kulay white. Ang Monstera Thai Constellation naman guys, on the other hand, yung kanyang variegation naman, nagiging creamy white or cream white. Meron din siyang white variegation na parang yellowish white or cream white. At meron ding pure white variegations. Yun yung pinagkaiba ng kulay ng variegation ng dahon ng Monstera Albo at ng Monstera Thai Constellation. To be specific, yung Monstera Albo guys, ang possible na maging variegation niya lang is white. At sa kayong kind ng variegation na meron siya, yung tinatawag natin na floating variegation. Ano nga ba yung floating variegation? Merong mga dahon guys na possible magbigay ng half or half ng kanyang leaf ay purely white. Meron din namang instances na yung kulay ng kanyang dahon ay purely green lang. So, ibig sabihin, hindi consistent yung pagbibigay niya ng variegation. Pwede siyang magbigay ng full white na variegation sa kanyang dahon, pwede rin siyang magbigay ng full green. Yan yung sa ating Monstera Albo. Sa Monstera Thai Constellation naman, yung kinagandahan dito, consistent yung pagbibigay niya ng creamy white na variegation or cream white na variegation. Kumbaga, lahat ng dahon niya, nagbibigay siya ng variegation. So, walang absence ng variegation sa bawat dahon. And ito pa guys, sa pag-aalaga, yung dahon ng Monstera Thai Constellation at ng Monstera Albo, sa dahon pa lang, malalaman natin guys yung kondisyon ng ating plant. First, ano ang gagawin natin kung ang dahon ng ating Monstera Albo ay purely white? Kapag purely white ang dahon ng ating Monstera Albo, ibig sabihin kulang siya sa chlorophyll. Yung chlorophyll ang green pigments na nagbibigay ng color green sa dahon. Nagpo-provide ng food para sa plant. It means kapag purely white yung dahon ng ating Monstera Albo, posible siyang mamatay. Mahihirapan siyang makapag-produce ng food para sa kanyang body. It means malaki yung tsansa na hindi makakapag-survive yung ating Monstera Albo kapag purely white yung kanyang dahon. Kapag purely green naman, ano naman yung gagawin natin? Karamihan sa mga plant collectors o sa mga plant owners, kapag merong pure green sa kanilang Monstera Albo, kaagad nila itong kinakat or tinitrim. Kailangan putulin siya guys kasi nga malaki yung possibility na mag-dominate siya sa ating plant. Kapag nag-dominate, ibig sabihin, karamihan sa ipoprovide niya na dahon ay kulay green. So, yung sobra na kulay green, hindi maganda para sa plant. At yung overall white variegation ay hindi naman maganda para sa ating plant. Now guys, dito sa ating Monstera Thai Constellation, hindi na tayo dapat mangamba kung purely white or purely green siya. Kasi nga, tulad ng nasabi ko kanina, ang Monstera Thai Constellation, consistent. Nandun yung consistency ng kanyang variegation.
So bawat dahon merong consistent na variegation, merong enough na green color at meron namang cream white na variegation sa kaniyang dahon. Kaya kung sasabihin natin na kung sino ang mas mabilis makapag-survive, yung Monstera Thai Constellation. Ang dapat natin iwasan sa Monstera Thai Constellation ay yung overwatering. Now guys, sa propagation naman tayo. For propagation, saan yung mas madali ba natin na mapopropagate? Yung Monstera Albo o yung Monstera Thai Constellation? First, yung Monstera Albo, kapag ipopropagate natin siya guys, siguraduhin natin na yung cutting natin merong kahit at least one leaf na merong good amount of variegation. Kasi nga kapag purely white yung kinating natin, yung purely white yung dahon, napakaliit ng chance na makapagbigay siya ng magandang shoot. Kahit meron siyang node, mahirapan siyang makapag-produce ng panibagong shoot kasi nga kulang siya sa pagkain, kulang siya sa chlorophyll. Kapag purely green yung ating cuttings, isang dahon, malaki yung chance na makapagbigay siya ng shoot. Ngunit napakaliit lang ng chance na makapagbigay siya ng premium variegation sa kanyang shoot. So ayun guys, kapag nagpropagate naman tayo, kapag purely white naman, so wag na lang natin i-propagate. Kasi nga tulad na nasabi ko, napakaliit lang ng chance na makapagbigay siya ng shoot. Yun lang. Ito naman sa ating Monstera Thai Constellation, wala tayong dapat ipangamba as long as yung cutting natin merong enough na roots at merong leaf. Kasi nga, yung Monstera Thai Constellation, mas mabilis siyang makapag-survive. Kasi bawat dahon niya merong variegation and merong color green na pigment. Kapag merong ganun, at saka mature yung ating cutting, napakabilis about, mahaba na ang 1 month na paghihintay natin guys, lalabas na yung shoot from ating cuttings. Shape ng dahon. Kung napapansin nyo guys, yung shape ng ating Monstera Thai Constellation, heart-shaped siya, ayan. Hugis puso. Ayan. Heart-shaped yung ating Monstera Thai Constellation. And kung napapansin nyo, yung ating Monstera Albo, hindi siya heart-shaped guys. Narrow pointed siya, yung shape niya. Ayan. So dun pa lang guys, sa shape pa lang ng dahon, matutukoy na natin kung, lalo na kung yung ating Monstera Albo ay Borsigiana variety. Tulad dito ng akin, Borsigiana variety, kaya hindi siya heart-shaped. Ayan. Yung Monstera Deliciosa na variegated na Tycons, ayan naman, heart-shaped siya guys. So, ayan. And next na mapapansin natin yung distance ng kanyang petiole. So, ayan, sa stem niya guys, nakikita nyo, nasa about 5 to 6 inches yung distance ng kanyang bawat petiole. Yung petiole guys, yun yung nagko-connect sa stem at saka sa dahon ng ating plant. Yung Monstera Thai Constellation naman, magkakadikit-dikit guys, ayan. So, kung titingnan natin yung Monstera Thai Constellation, nagiging bushy siya, tingnan. So, talagang malalago yung mga dahon niya kung titingnan natin yung mga Monstera Deliciosa na varieties. Kung titingnan natin, malalago siya kasi nga, dikit-dikit yung kanya mga petiole. Mas marami tingnan yung kanya mga dahon. Ito naman, kasi nga, vine type siya guys, nagbabine siya. Kaya iilan niya yung dahon niya. Magkakalayo yung petiole niya, kaya kung titingnan, mas malago tingnan yung Monstera Thai Constellation kisa sa Borsigiana Albo. Then guys, sa watering. So, kapag nagdidilig tayo, iba nga ba yung amount ng Monstera Albo sa Thai Constellation or pareho lang? So sa akin guys, based on my experience, pareho lang sila. Wala silang specific na amount ng water sa bawat pot ng Monstera Albo at ng Monstera Thai Constellation. So kapag nagdidilig ako 2 times a week, so same sila guys ng amount ng water, nagdidilig ako 2 times a week or once a week or 2 times a week. So nagdidilig ako sa Monstera Albo, sinasabay ko na rin yung Monstera Thai Constellation kasi nga pareho lang naman yung root type nila. Ayan. Yung Monstera Thai Constellation, pareho lang din. And next, sa sunlight. Iba nga ba yung sa Albo or sa Tycons? So sa sunlight guys, huwag kayong maglala, pareho lang din sila.
Actually, common lang talaga silang dalawa. Napakarami ng something in common nila. Marami. Marami yung things na in common sila. Sa sunlight, pareho lang din sila guys. As long as nasa shaded area sila from 11 a.m. until sa hapon. And yung morning naman guys, from 5 to 6 a.m. mahalaga talaga yung init para sa mga dahon nila para nga makapag-generate sila ng foods para sa overall body nila. Yun guys, yung Tycons and yung Albo sa sunlight. Talagang pareho lang sila. Next, sa potting mix. Yung potting mix ko guys, nakikita nyo naman sa mga previous uploads ko, yung potting mix ko almost the same lang. Gumamit na ako ng yung panibago nating uploads guys, check nyo lang sa ating videos. So sa aking potting mix guys, gumagamit na ako ng 3 major ingredients. First ingredient, yung ating perlite. And next, hindi nawawala yung ating acacia leaves. And lastly, the decomposed coconut husk. So nasa sa inyo na yun guys, kung magdadagdag pa kayo ng vermicast, ng osmocoat, or ng anong soil mixture na meron kayo, as long as hindi masyadong compact para maiwasan yung pag-root rot ng ating mga monstera. And yun guys, yun yung pinagkaiba at pagkakapareho ng Monstera Albo sa Monstera Tech Constellation. Sa leaves, sa cuttings, sa pagpropagate, sa sunlight, water, and lastly, napag-uusapan natin ay yung presyo. So sa price naman tayo guys, siyempre napakalaga ng presyo kapag nagkukulk tayo ng mga plants. Now, in terms of prices, obviously guys, more expensive yung Monstera Albo kaysa sa Monstera Thai Constellation. So, nakadepende rin guys sa size ng Monstera na bibili natin. Pero kung bibili tayo ng cuttings, per leaf yung basihan, mas mahal yung Monstera Albo. Tulad rin na sabi ko, per cutting ng Monstera Albo nasa around 7 to 10,000 pesos per leaf ng kanyang cutting. Depende na yun guys sa variegation na meron siya. Nakadepende na rin yun guys sa laki ng cuttings at sa condition ng roots. Well, dito naman sa ating Monstera Tech Constellation, so doon tayo sa pinaka lower na pwedeng maging presyo niya, nasa around 4,000 to 7,000 pesos. Each cutting yan guys, each cutting kung meron kayong 1 to 2 leaves. Ayan, each cutting na yan, 1 to 2 leaves, nasa around 4,000 to 7,000 pesos. Nakadepende sa laki ng kanyang dahon, sa antas pa rin ng variegation niya guys, kung good variegation ba siya, heavy variegation, premium variegation, ganun. Ang nagiging dahilan kasi nga, kaya mas mahal yung Monstera Albo kaysa sa Monstera Tech Constellation kasi nga, nasabi ko kanina, mas mahirap siyang i-propagate. Kasi nga, kailangan mong enough or balance yung kanyang variegation. Mahirap mag-propagate kapag purely white and mas mahirap din mag-propagate kapag purely green yung kanyang dahon. And dapat nating tatandaan na kapag bibili tayo, kapag kukulik tayo, make sure natin na stable na yung plant guys. Talagang healthy siya kasi nga hindi biro yung gastos na ating ibibigay para magkakaroon tayo ng ganitong plants. And that's it guys. Thank you so much for watching to this new episode of Acap of Mind. Thank you so much for your overwhelming support to my growing YouTube channel and for my new viewers. Please don't forget to subscribe, like, and click notification bell for more uploads. Thank you so much. God bless.